Actually, ano, no, if you're going to listen to the sauna, sobrang nakakaantok talaga yung sauna nung, ano, 2 days ago. Sobrang nakakaantok talaga. Pero, kung makikinig ka dun sa sauna ng Pangulo, panay talaga siya, ano, panay talaga siya papogi. Yung, wala siyang, ano, yung kumbaga parang, dinaan lang talaga tayo sa, ano, no, dinaan lang talaga tayo sa motherhood statement. I am waiting for an executive order to be released. Kasi 'di ba isa sa mga parang yung pinaka-boom niya dun sa kanyang ano, sa kanyang sauna is yung banning of pogo. 'Di ba? Yung lahat ng uri ng pogo, ganyan-ganyan. Yung banning ng pogo. Yun ang kanyang ano, yun yung kanyang parang pinakapasabog ng sauna in which nagpalakpakan naman ng mga tao, ganyan. Nagpalakpakan naman ng mga utaws, ganon. So yun, okay, so ang gusto mong iban ang pogo and then marami namang nag-agree sa kanya. Pero may mga conflicting information akong nakukuha sa ano no sa mainstream media. Like for example si Win Gatchalian, ang interpretation niya doon is that it is a wholesale ban. So anything pogo, pigo or whatsoever ganyan ganyan. You know, any gaming of similar nature ng pogo is going to be banned. Ganyan kasi total ban 'yung inaano niya eh. So ngayon, ang hindi naman masyadong na-qualify kasi dun sa sauna, so yung mga tao ni BBM has to speak about it. So parang ang sinasabi nila, magkakaroon ng winding up period, yung mga nabigyan ng lisensya are going to be ano no, folded one by one until everything is phased out. Ganon. Ngayon, yung iba ang sinasabi, hindi naman daw covered yung IGL. Yung internet gaming ano license, yung may mga internet gaming license, ang ano lang daw is yung pogo, ganyan, yung offshore gaming, ganun-ganun. So I do not really understand na parang ano ba talaga exactly yung evil na tinatry nating labanan dito sa pagbaban ng pogo altogether? Diba? Sabi ko parang, conflicting naman nito, ganyan. Eh, yung ibang mga ano mga gaming company, nagpo-post na sila na, ay hindi, ano, hindi kasama yung IGL dyan. By the way, Philweb, is owned by, nakaya umuulan na naman ng malakas. Philweb is actually para siyang service provider ng mga online gaming ano eh. Online gaming mga online gaming, mga wagering kinembular ganyan ganyan. And this one is owned by An Ong Pin. Ah sorry. This one is parang yung CEO niya ay si Ong Pin and yung kanyang ano ayan, the chairman is Greggy Araneta, president is Brian Nang, of course kilala naman natin si Greggy Araneta, si Gregorio Araneta, no, asawa to ni Irene Marcos. Ayun. So ibig sabihin, yung mga ganitong klaseng business, okay lang siya. Kasi, ano to eh, licensee rin sila ni Pagcor eh. So, yung mga ganito pwede. Yung IGL. So, ngayon, it begs the question na, pagka online, kasi ang problem, ano eh, di ba? Yung Pogo, online-based siya. At kaya nga sinasabi dyan na may problema. Kasi nga, ang clientele mo, offshore, you rely heavily on the internet.
pagkatapos and then it becomes a front to different ano, different questionable activities. Eh yung IGL, internet-based din yun eh. So ngayon, I mean, this is really ano, no? Yung, kumbaga, this is just one of many examples kung paano tayo binubullshit ni BBM. Kasi, ang sinasabi niya is, baban natin. Well, I do not really understand what is the, ano, no? Teka lang guys, sasara ko lang yung bintana kasi sobrang lakas ng ulan. Hindi ba pala tapos si Karina? Diyos me, hindi ba pala siya tapos? Ayan. Ayun, so hindi ko magets na parang ano ba exactly yung ano? Ano ba exactly yung talagang binabawal mo dito? Ganyan. Ganyan. So ngayon, well, sa understanding ni Wynne Gatchalian doon sa interview niya na binigay sa ANC, sinasabi niya doon, I think the president did not distinguish, so yung ban dito is ano both the yung mga license na pogo at saka yung mga unlicensed ganyan ganyan. Pagkatapos ito yung nakakatawa, may in-interview sa ano yun sa ANC na from PAOCC yung Presidential Anti Kinembular ganon, anti-crime MMA ganun ganun. Parang siyang ano yung spin nung PACC ni PRRD, yung pinamunuan ni Greco Bellica. Ayun. Ano, ang tawag dito, ang sabi niya, well, ano, isa-isa namin silang ifo-fold, ganyan-ganyan, and then hopefully magkakaroon ng chilling effecto, ganyan-ganyan, parang chilling effect ng ano, matatakot sila sa... My God, nag-ooperate na yung mga yan since Pagcor na nga yung umamin. Nag-ooperate yung mga yan since 2003. And I think Pagcor is even lying. Kasi I think they had been operating since earlier than 2003. Pero anyway, for the sake of argument, sige, tanggapin na lang natin yung sinabi ni Pagcor na 2003, nag-ooperate na yan. When they were regulated in 2016, when they started to be regulated in 2016, nabigyan sila ng lisensya, ganyan-ganyan, MMA, ganyan-ganyan. Nung nakita mo na sila lahat, ang nag-ooperate sila, kasi mas mahaba pa yung period na hindi sila na-regulate kaysa nung time na na-regulate sila eh. Tapos na sinasabi mo na ibaban mo sila ngayon, bakit mo nai-imagine na talagang kaya mong patigilin lahat yung mga yan? Especially the unlicensed one, no? Yung mga underground. Especially, you know, parang, I don't think this government is really sincere doon sa kanila. Kasi parang ang sinasabi nila, at sinasabi rin to ng mga senators na ayaw sa POGO, yung social cost daw kasi ng POGO, is so high that the benefits of having POGO is outweighed by the social costs. Ayan. So, ibig sabihin, kumbaga, parang ang gastos, i-regulate, nagagamit yung mga resources ng gobyerno, and at the same time, ubos yung, kumbaga parang, hindi naman daw ganun karami yung nakukuha nating revenue from it. Ganun. Hindi naman daw ganun karami yung nakukuha ng benefit. O di, okay, o di sige. Pero I don't think that is the most prudent way to approach it eh. Hi, Midnight Snack! Ayan, kumusta naman? Ayun, at karma-karma lang, ang West Philippine Sea ay nandito na sa Luzon. Hey girl, kamusta ka? Kasi Bulacan ka eh. Ang taas oo, ng... Diyos ko po. Hindi ako makalabas, lahat ng lakad canceled. Kasi nga, lahat ng exit points, bahang-baha. Walang hindi ikaw, yung bahay mo, kayo, okay ka lang?
Okay naman kami kasi hindi naman talaga bahain yung area namin. However, pagpupunta ka sa... Bahain. Ha? Gusto mo maging bahain? No, of course not. Gusto ko iba ang binabaha. Oh my God. You want... Joey's basement is always flooded. Hello, 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 Kuyang Joey DeVive. Kamusta si Kuyang Joey DeVive? Nandiyan ba si Kuyang Joey DeVive? Ayan, nanonood siya. Naka-duty. Nanonood siya? Oo. Kamusta, kamusta po si Kuyang Joey DeVive na, na maraming salamat na gumawa ng aking Ricarte shirt. Ayan. Parang ang ganda ng bone structure ko ngayon. Must be the hair. Talaga? Parang, para kung ano, high school ulit. Charot. Yung pitit-pitit mo naman kasi talaga. Ayun. And anyway, I was discussing nga tong sa ano, yung sa Pogo. Kasi hindi ko talaga magets yung ano, no? Hindi ko talaga magets yung, you know, when you ban something, meron ka kasing evil na gusto mong patigilin. Diba? Meron kang evil na gusto mong patigilin. So, when you wanted to, you know, kunwari, yan, yung Pogo, ano exactly yung talagang gusto mong labanan dito? Gusto mong labanan yung, kasi, for example, yung internet gaming licenses na, yung mga may hawak na internet gaming licenses, will that also stop people from coming over? Ganun. Kasi may parang ano eh, yung pigot, ang ano raw niya is iti-change niya yung market from offshore to inland. May ganun silang mga kembot eh. Kumbaga parang, it's still an internet-based gaming. It's still an internet-based wagering activity. Pero babaguhin lang yung market. Kasi parang imbis na offshore siya, yung ibig sabihin yung mga naglalaro eh from abroad, ang mangyayari, ang mga players mo na is within the country. Eh putang ina, 'di ba kaya ito yung social cost nito sa ating society within the country would be at risk, 'di ba? Yung social risk ng mga tao within the Philippines would be so high, would be all-time high. Ganito ha, yung Pogo, yung Philippine offshore gaming operations, operations ba yung O? Operation. Saka yung renamed na IGL, yung Internet Gaming Licensee. Silang dalawa is ang bawal silang magkaroon ng gambler, online gambler from the Philippines. Kaya nakaban ang IP address. Oo. Kaya siya pinayagan ni, di ba, pinayagan niya ni PRRD. Yun yung isa sa mga conditions. Yun yung condition, oo. Na hindi pwede ang mga player. Ang maging player. Now, tinanggal na yung, tatanggalin yung Pogo. And, so, papalitan siya ng, papalit sa kanya. Pigo. Actually, hindi nga malinaw eh. Kasi nga, alam mo stand ko yan, Joey, no? Dito kami ni Joey, hindi pareho ng tingin dito sa Pogo eh. Si Joey kasi mas pragmatic sa akin dyan pagdating sa Pogo. Ako talaga, ekis, no. Parang, no, ano, tanggalin nyo na yan, mag-focus kayo sa ibang eksena. Pero naiintindihan ko yung ano ni Joey because I'm also a pragmatic midnight snack. And then, ganun, Jude, ganun dapat. Kahinhin, help. Ganun. And, pero, may complications kasi dito. Yung internet, sabi kasi ni Risa Ontiveros na halatang walang alam. Tama naman siya, Pogo is IGL. So pag sinabing ban, lahat ban,
So parang, Bemas, parang, parang, bakit ikaw yung spokesperson bigla ng presidente? Eh, siya yung nagpaban. Wala pa nga. Does the president needs an executive order, no? Or yes, or, yes, oo. And ano ha? I mean, 2 days after, there's no executive order up until now. I mean, what do you really want to do? Oh, so the president, I believe the president needs to issue an executive order. Tama ba? Am I correct? Please correct me if I'm wrong. Actually, that's what Maynardo Guevara also said. Na in order for the ban to be effective, there has to be an executive order. It cannot be just a pronouncement. Actually, may ano na yan, no? May mga Supreme Court decision na nga dyan, na para yung mga ganyang pinag-utos ng presidente na para dineclare-declare niya, declaration lang yun. Kailangan i-embody yun sa ano, executive order in order for the concerned agency to implement it. So ganito. So kailangan niya ng executive. Hindi, sabi ni Rosemary, ani Jim. So paano yung Pogolo? Ito, I'm gonna explain. Kasi yung sa Pogo naman kasi, the president can of course issue an executive order. Wala namang Pogolo eh. Wala siya, it's not a statute, 'di ba? It's not a law passed by Congress yung Pogo. It's only a regulation of PAGCOR. And the president of course can order GOCCs. Diba? Parang ganon. Just correct me if I'm wrong, ha? Now, so na-rename yung Pogo to IGL. Last year, nag-issue na sila ng license. Since last year. At I believe $100,000 per month ang fee. $100,000 per fee. Siyempre, may kontrata yan. Wala pa ako makita kasi yung copy ng contract eh. Mm-mm. Contract with the licensee. Be, if you're going to cancel their contract, that's impairment of contract and not allowed under the ano. Hindi ba magkakaroon ng ano yan ng contract? Impairment of contract yun. Ako, I'm against this, ha? I'm against this, but I'm just looking at this from the practicalities of things on how you're going to cancel this. If we're going to cancel it, una-una, paano yung license fee na nabayaran na? Correct. Are you going to return it? May end ba to? May prorated ano ba yan? May prorated ba na ano? Ganyan-ganyan? Oo, may prorated ba yan? And then second is yung contract. Yung sanctity of contract. So, I believe that the government can cancel any contract anytime it wants. Mm-hmm. I believe that is so. However, hindi ibig sabihin na you can, you should, because there might be some legalities that you would have to face when you do that. It might not pass the test of equality of ano, equal protection of laws, no? Kasi exactly. Kasi bakit mo ika-cancel yung license niya? What is kasi hindi pa natin nababasa yung contract eh. Nandun kasi sa contract kung paano ika-cancel eh. Diba? And it's an investment. Is it considered an investment? At least for a certain period, like for example, annual yang ano na yan eh. Annual yang mga yung licensing nila, eh, 'di ba? Usually may effectivity and to operate for a certain period of time. And usually it's 1 year. So kapag naka-secure ka na noon, may value 'yun. May value yun. Yung within that period. Baka kaya binigyan ng deadline until December 31. I think so. Yun ang goal eh. Yun ang sinasabi nila eh. Na it's going to be... Baka doon maano ang maglalap sa mga contract. Marahil, oo. Ano ba siya? Per year ba siya ang contract? Or... Yung license, it looks like per year siya. Oh, wala na siguro. Baka mag-aari. But the thing is, I don't know kasi wala namang publicly available contract ng mga ano eh. IGL license eh. 'Di ba? So, kaya nga pag tiningnan niyo yung some of the Pogo operators, makikita niyo rin sila sa
internet gaming license. Oo. Nagko-crossover. Yun nga eh. Kaya nga, it becomes really, really blurry. Kasi parang, when you say you want to ban it, what is the evil you are trying to stop here? China. Oo. Di ba? I mean, ayaw kasi namin na ano, ganyan-ganyan, eme-eme, ayaw namin ng mga... Kasi... Hindi. Actually, babi... Ang problem sa Pogo, internet-based siya. Pagkatapos, yeah. Since internet-based siya at yung clientele mo abroad, sinasabi nila, nagkakaroon ng, I don't know, yung influx ng mga operators dito ng mga ng iba't ibang bansa, nagpupunta dito, ganyan-ganyan, and then, kapag kunwari, nagbago ka, kunwari, IGL, aren't you going to have the same ano problem sa isang internet-based na wagering activity? I mean, same problem. Because Isabong is internet based. Oh, actually hindi lang Isabong, pati e-bingo. Maraming e-games. So it's the same problem. Ang mangyayari kasi dito sa internet gaming, we will go back to the situation before Duterte. Mm-mm. Na kung saan illegal ang walang license ang mga online gaming, but they're still operating, and then the government is not earning anything from it except yung mga politicians. Kasi ang mangyayari, ibaban mo yung license. Mm-mm. At tatagalin mo yung license, kaya ban. Hindi naman legal yung Pogo during Pinoy's time. Correct. But they were still operating. Yes. Now, but the government is not earning money. Ito yung point ni Joey, which I understand, because I'm a pragmatic midnight snack. So now, babalik ka na ngayon sa situation. Remember, ang Pogo po, itong Pogo, nagsimula po to 2003. Mm-mm. Actually, I think earlier, no, yung 2003 is the statement of PAGCOR. Yun yung official statement nila na it started in 2003. But I think it started earlier than that. 2003 po siya. Well, let's take PAGCOR's word for it. Mm-hmm. 2003 po siya nagsimula. So from 2003, before President Duterte, wala pong kinikita ang government. Ang kumikita po noon ay mga politiko, yung mga nilalagyan. Nung nilisensyahan, nung pumayag na si Duterte na, okay, lisensyahan nyo niyan para ang gobyerno ay kumita, it will only happen during Duterte. Now, back to BBM, we're going to go back to the situation before Duterte. Mm-mm. So, from 2003 to Duterte, may Pogo. May Pogo na. Hindi mo lang alam bilang kasi nga illegal sila. Oo, ngayon, correct. Ngayon mo lang nalaman kung ilan ang Pogo kasi nga may lisensya. Correct. Kasi, of course, meron ding illegal, no? Ganun naman parate, no? In every economy, there is an above ground and underground. Lahat po, kahit yung mga binibili yung cellphone, lahat yan may underground. Kaya nga may smuggling, eh. Diba? Merong legal rice, may... So now, ang mangyayari, babalik tayo sa situation before. So where we are blind, di ba? Where we are totally blind. We were totally blind kasi ang sasabi mo, ay hindi, ipag-iintingin ang police operation para mawala mga illegal. Bakla ka pala ng taon from 2003 hanggang before ito magkaroon ng lisensya. Nandiyan na yung Pogo. So exactly my point. How are you going to improve? Ano yung gagawin mong ibang law enforcement na hindi mo na ginawa from 2003 to before Duterte? So it doesn't make any sense. And this is when the all the kabullshitan is really you know, parang in full display. Kasi yun yung sinasabi ko kanina, actually bago ka pumasok, yun yung sinasabi ko kanina na ang Pogo, mas matagal pa yung period na nag-operate siya illegally kaysa nag-operate siya ng legal. Then, ngayon na binan mo siya,
what made you think that you can control it? Kasi nga, GMA time, Pinoy time, and I think some period during Arab time, Pogo existed. And we weren't able to really, you know, zero it out. Pagkatapos, with your kind of leadership, you are telling us na paiigtingin mo ang law enforcement at ibaban itong lahat. Pagkatapos, ito'y nakakatawa kasi yung ano na yung parang isang undersecretary from Presidential Anti-Crime Kinembular. Sabi niya ganoon, paiigtingin po namin 'to. So, unang-una siguro sa 2 weeks ganyan, isasara namin yung isa, sa susunod magsasara uli kami ng dalawa, sa susunod magsasara until maubos sila, sabi ganoon ni. Wow! Talaga ba? Talaga ba? Talaga so, ba? E pag wala kayong napasara dyan at meron pa rin Pogo, ano gagawin natin? Yeah, wala exactly. Ano, di ba? Wala ka na ngang revenue, okay? Wala ka na ngang revenue, yung social risk mo nandiyan pa rin, di ba? Talo so, tayo sa lahat. So, ang mangyayari, you're going to spend closing Pogo wherever it mushrooms. The question is, where are you going to get the money for those operations? So, parang from a purely economic perspective, meron kang net loss. Nagigets mo? So ang nang kasi yung kay Joey kasi na solution, ano yan eh? It's the economic solution to to a moral hazard. Just tax it or regulate it. That's the economic solution. You know, at least get the best out of it. If you want to work in facing it out, face it out in a way that you are, it is not going to be a burden for the entire country. Yes, diba? Yes. So ano yan eh? So Joey is taking an economic stand, economic solution. Just like, for example, cigarettes are a health hazard. I do smoke, but I know that it's a health hazard. So what did the government do? Tinaasan niya yung tax. Tinaasan nila yung tax, oo. Yeah. But if you're totally against a health risk, you would go for total ban. But the economist knows this, na pag ginawa mo yan, pinrohibit mo ang cigarettes. Which, of course, like what happened to alcohol before. They prohibited alcohol. I think it was in the United States. Lumaki yung black market. So actually, mas lumala yung alcohol problem. Nagets mo? Mas lumala yung alcohol problem because you cannot you cannot regulate it. Now, with online gaming, you actually going back to the problem before the third. That it's not regulated, when it was rampant. But you don't know it kasi nga illegal. You cannot know how many operators there are. So now, hindi ka na kumikita. May corruption pa, mas malaki yung corruption. And then at the same time, gumagastos ka pa in order to close them. But the thing is, you cannot put the genie back into the bottle. Eh. It was already been since 2003. So babalik ka uli sa situation na yon. So what are you gonna do? So ando tayo eh. We are going on circles. And kasi parang why don't you just raise the licensing fee and then raise the licensing fee and then channel the yung kita dun sa license into katulad nun sa Syntax. Di ba yung Syntax? The Syntax will be allotted to, saan ba naka-allot ang Syntax? Sa health app? Health. Parang ano yata, sa health. Public health. Parang isasama yata sa pondo ng ano? Yes. Or ang gagawin mo, kasi halimbawa si Katrina Enrile, paano na yung mga Pogo sa ano Cagayan Economic Zone? Isasara ba yan? Katina Enrile. Diba? The internet gaming licensee sa matagal na dyan, girl. Matagal na dyan mayroong internet gaming sa Cagayan Economic Zone. Sobrang yan ang mga nauna dyan. So what's gonna happen? Kay Cory ba nagsimula ang Pogo? Hindi po, kasi wala pa pong internet nung panahon na yun.
Ano ba? Uh-huh. O is offshore. And you need internet in order to conduct an online gaming. So, wag po gamitin po natin ang ating IQ at kaya tayo para po. Yung bonggang-bonggang, ano, I think, yung turn ng internet talaga was in 2000, eh, di ba? 1999-2000. Yes. Yun. Pero 2003 talaga yung, siguro yung online gaming. Anyway, so the thing is, so ang mangyayari ngayon is, babalik tayo sa situation. Ako, my stand is no to Pogo. But, since I'm an fanatic midnight snack, I am willing to entertain the economic solution to Pogo. And that is to just tax it through regulation. Tax, ito nga, no? I think the more ano no, the more doable solution. If they want to take the route of patayin lahat ng Pogo or lahat ng like activities, why don't you do this? Patigasan tayo ng mukha dito. Ang gawin ninyo every year, kumbaga every year magtaas kayo ng ano, magtaas kayo ng singil na, to the extent that it's not going to be feasible for them to operate, let's say, after 5 years. Diba? Or it's not going to be feasible for them to operate after 10 years. Yeah. Diba? Yung mga ganun, parang, ano, pagpataw kayo ng exorbitant fees dyan. Sabihin na natin, na kung kunwari, ganito, pagka kukita kami ng ano, pagka kunwari, first year namin, kami ay $100 million big, next year kami ay $200 million big. Ngayon, ikaw as government, ang gagawin mo, i-tax mo siya, let's say, 50 million, o di 50 million kita niya for first year. Second year, 200 million ang kita niya. O i-tax mo siya ng 150, 50 million pa rin ang kita niya. So it's not going to benefit him kapag ka nag-grow siya or lumaki siya. Yeah. This is actually what I understand with Risa Ontiveros. Mm-hmm. Si Risa Ontiveros, pabor siya to decriminalize drugs. Mm-hmm. Eh, ganun din yun eh. Meron din siyang negative, a negative social impact. You know? Drugs. Negative social impact. So, kaya nga, hindi ko maintindihan itong mga nagpapanggap na liberal. Mm-mm. They are liberal in one area, but they are not liberal in another. So parang choose your own adventure, no? Para silang choose your own according to how much you hate Duterte. Ganun sila. Ano mo yan? Ganun sila. Adventure. Oh, choose your own adventure. Alam mo yung librong choose your own adventure? Shit, ang tanda na natin, Joey. Bakit inaalam ng mga Gen Z ang choose your own adventure? So, yun yung hahanap ka ng sarili mong ano story path papunta sa whatever ending there is. So, ngayon, sabi ni Happy Fam, ang sarap niyong turukan ng fentanyl para alam niya di maganda ang drugs bad trip. Ni Ontiveros. Anyway, So that's it, no? So parang you're liberal when it comes to drugs, but into gambling, hindi ka liberal. Walang prinsipyo, no? Walang prinsipyo yung mga political stand. Yeah, how do you square the fact? When you decriminalize drugs, it's actually a soft legalization. I know that because parang Netherlands. Actually, sa Netherlands, it's illegal. Mm-mm. Ang policy nila is it's just the law. It's illegal according to the law, but in terms of law enforcement, it's tolerated. Mm-hmm. Ang tawag nila is gedrogen. Gedrogen yung policy. So, tolerance. Mm-hmm. But the thing is, because of that, the industry is alive. So kahit sabihin mo na, okay, ipoprotect natin ang user. But the thing is, when you're protecting the user and in economics, when there's demand, there's supply, the supply will be there. Nagets mo?
So, pero pagdating sa gambling, si Risa Ontiveros sa Pogo, no, i-close natin to, total ban, IGL Pogo total ban, which I appreciate. Pero the thing is, I appreciate it, but I also understand the economic solution. And you know, I would like an economic solution that is closer to my preferred end state na na lessen yung itong Pogo. And kaya ako nagkakasundo ni Joey na, yeah, let's just tax it and mix. And ang aming middle ground is, yeah, let's make it graduated. Every year, tumataas ang... Oo, tumataas siya. So, you discourage Pogo from growing, di ba? You discourage Pogo from growing. And at the same time, kumbaga, o sige, magsugal kayo dyan, pero we're not going to provide an environment where you are going to grow just like any other regular businesses. Di ba? Yung economy of scale sa'yo, hindi ganun ka-possible kasi we're really going to make corrupt every time you're going to expand. Ganyan. Yeah, exactly. Ano kasi yan, if you regulate it, but make sure that the regulation is slated that they will not grow. Yeah. Ang downside naman dun, Joey, no? Pag meron ka kasing cap, you make, there's always a trade-off with everything. And this is something that Risa Ontiveros' brain cannot fathom. Mm-mm. There's always a trade-off of everything. When you stem it, even if you say na, okay, i-regulate natin yung growth, the black market will grow. Ganun yun eh. So, kaya nga, if we're going to be pragmatic about it, let's find the middle ground. The middle mean here. Uh-huh. So, marami kang options, no? Marami kang options. Option one, total regulation. No cap. Mm-hmm. No cap, pero tumataas lang yung fee. Mm-hmm. Second is total ban. Number three is selective banning. Selective banning. Pag now, brother-in-law ka. Now, yung mga supporters ni Risa Ontiveros na tatanga-tanga, katulad niyo. Ano yung, iko-compare mo itong mga policies na to? Total ban, selective banning, licensing. So you have a Duterte option, you have the Ontiveros option, and then you have a BBM version, yung selective buying. So kailangan i-compare mo yung cost and benefits ng tatlong policies na. So can we lay down these three versions, cost and benefit, and let the public see? Correct. Let's be transparent about it. And para mga tao, hindi nyo binobobo. Kasi kayo, binobobo nyo yung mga tao. Let's compare the benefit of each paths, hindi ba? And actually, dito ako disappointed kay Secretary Balisakan. Kasi when Secretary Balisakan was interviewed, ang sabi ni Secretary Balisakan, okay lang naman na mawala yung Pogo kasi napakaliit lang naman ng contribution yan sa GDP natin, napaka-negligible naman. Kung kumikita tayo dyan, napaka-negligible naman yan, ganyan-ganyan. But you know what, the baseline of their figures sa contribution ng Pogo, licensing fees at saka taxes. So sabi niya, in licensing fees, we get around 3 billion, something like that. And in taxes, we get around 5 billion. Ganyan. So parang 8 billion lang yung nakukuha natin dyan, kineme, ganyan. But they did not factor in the jobs it was able to provide. Taxes nung lahat ng cost. Mga individuals, yung individual, mga income taxes ng mga na-employ ng Pogo, ganyan-ganyan. You did not also take into consideration the services that are related to it because of Pogo, the mini industry that was created because of that, ganyan-ganyan. And, you know, kasi that is, kasi social cost yung kino-compare mo eh. And if you're going to compare social cost, you have to also compare the entire social benefit. Oo, of Pogo. Doon ka magiging apples to apples. Yes.
Yes. So, apples to apples. Kasi, eh, tax and ano, regulatory fees lang yung inaano nyo. Eh, ba't hindi nyo, hindi, dapat sinasama nyo lahat. Kasi kung sinabi mo na benefit, dapat lahat ng benefit dyan. Holistic yung tingin mo dyan ng numbers mo. And ngayon, yung, kasi ang sinasabi nila, ang social cost daw is around 80 billion kineme. Ganyan, kasi yung sa law in, cost ng law enforcement, ganyan-ganyan, yung cost ng ganito, ganyan-ganyan. Pagkatapos, yung mga pamilyang nasisira because of that, ganyan-ganyan. So parang nagbigay sila ng figure na parang around 80 billion something yung ano, yung social cost ng pagpapatakbo dito sa bansa natin. But they are not very honest kasi, you know, napatunayan na natin na Ampogo was able to ano no, was able to revive a sleepy town. Exhibit A yung Bamban, di ba? Sabi nga ng mga taga Bamban, before ng Pogo, walang ganap sa bayan nila. And because of the money that came in because of Pogo, bigla na lang nagsulputan ang mga fast food chain, ang mga businesses at mga kung ano-ano, ganyan-ganyan. Meron na raw sila dong mga activity, meron na raw sila. Buhay na ang palengke nila. Di ba? So, ibig ko sabihin, hindi, you're not telling us the whole picture. That's the problem eh. And idiots like Risa Ontiveros na patuloy na binobobo ang mga tao, ang maniniwala lang sa kanya, mga tanga lang din. So those who are, ano, no, those who are parang saying na, hindi magaling si Risa Ontiveros, sa totoo lang, pag sinasabi niya yan, wala rin akong bilib sa inyo, niniwala kayo sa tanga, tanga rin kayo. Sandali, maano daw, ano daw si Ontiveros? Ano raw si, ano? Hindi kasi sincere si Risa eh. I mean, ano kay Risa, sa totoo lang, lobbyist ka na nandun sa Senado. Ganon, meron ka siguro mga adakrab dyan na yun yung goal. And so you are just serving their purpose. I mean, walang integrity yung mga political stand mo eh. Walang actually, integrity yung mga political stands mo. Actually, punta ka ng Facebook mo, girl. Facebook actually, mo. Oo, kaya yeah, Facebook mo yung sa messenger mo. Ay, okay, sorry. Ayan. So ito po si Risa. Ayan. Exhibit A ng kawalan ng integrity ni Risa Ontiveros. Oo. So after maimbestigahan ng PNP ang sitwasyon at nakita nila si Aura. At hindi na siya nagkaroon ng follow-up statement dyan, di ba? Correct. Hindi siya nag-apologize. No. Diba? When it became very clear that it was Aura who sexually assaulted yung lalaki dahil pinaghuhubad niya eh. So ito po yung Risa Ontiveros na pinag-uusapan natin. Enabler ng isang predatory behavior. Sabi dito ni Risa, we urge the PNP leadership to investigate the arrest of Aura Briguela as well as the way it was conducted on an unarmed woman. Yung nagtatanggol pa sa kaibigan na hinaras, siya pa ang inaresto. Ayan, sabi niya. And then when an investigation was completed, it was found out na may cause pala yung isa. 'Di ba? Ang may cause pala yung isa. I mean, were you honest enough to admit na nagkamali ka dito, Risa Ontiveros? Diba? So how can we trust a legislator like that? Diba? How can we trust a legislator like that? Pagkatapos you're going to claim na, oh, victory, 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 victory from what? What is the evil are we trying to fight here, Risa Ontiveros?
when Pogo is banned, when in fact it's not really a ban, di ba, ni, anong pecha na? Wala pang executive order hanggang ngayon kung paano gagawin yan eh. Panay haka-haka lang yung mga tao dyan eh. Di ba? When you say victory, victory from what? What are you talking about? Nakakadiri. Sabi ni Adrian, Pogo na mainland Chinese ang gamblers or casino na open for all Pinoys. Social cost my ass. Yun nga eh. Alam niyo ba noong 2023, nag-approve sila ng ano, may, parang, hindi ko alam kung ano, no, kung, eto, PIGOS Domestic Gaming Opportunities in the Philippines. 2023 to ha, 2023 to. Ayan, ang PIGO daw, PIGO directed towards domestic market, not full online gaming, online component, remote to land-based property, including sports betting, e-gaming, and bingo. PIGO license must have association. So, eto ha, isa sa mga condition kaya na-aprubahan yung Pogo, kasi ang mga sugarol, hindi Pilipino. Hindi allowed ang mga Pilipino na magsugal using the Pogo facility. Yung PIGO, ito, during the time of, ano, of Bongbong na to, August 2023, there is a push for PIGO. And the PIGO is yung sugal naka-direct towards domestic market. Ayan o. Tapos, as of 2023, meron na silang 20 PIGO licenses. I mean, ano ba talaga yung nilalabanan natin dito? Ano yung ang nilalabanan po natin dito ay ang mga online gaming na hindi nasa ilalim ni Kim Wong. True. At pwedeng gamitin na narrative against Duterte's, di ba? Hindi na talaga ako makakabalik ng Pilipinas. Girl, Diyos ko, dahil makapagay ako ng Chinese gambling mafia. Diyos me. Nakakaloka. Actually, ano ah, medyo bibihira. Ano kasi sa Pogo, yung hindi, any online gambling na ang target is mainland China. Ayaw talaga ng China yan. So, maybe China could request na IP addresses ng mainland China should be also be banned. Parang ganyan, alam mo yon. Parang, that can be negotiated. But the thing is, pag nangyari kasi yun, mawawala ng business ang any online gaming, girl. Aminin ninyo, yung domestic market, girl, this is all business. Domestic market mo is very small. Online gaming, very small. Ang mainland China market mo on online gaming is huge. Kaya nga sila nakakapagbayad ng napakalaking licensing fee every kaya every month. But the thing is, China doesn't want it. No, ayaw nila yung mga pinapakausapan nila na wag nilang i-target yung mga Chinese customers or whatever. So taro ayun.